This picture begins with the death of notorious Santiago Ronquillo, alias Chagong Akyat of Imus, Cavite. What kind of life will the young orphan Santiago Jr. lead, who has with him the powerful Anting Anting? Ronquillo ho, napatay na. Si Ronquillo? Oho. Ang ibig mo bang sabihin ay si Santiago Ronquillo? Oho. Ang taong kong tawagin ni Santiago Akyat. Ano kaya ang nangyari sa medalyong ipinagkaloob ko sa kanya? Oo, nakakaingit. Tago, marami ka bang napulot?
Wala. Wala na akong inabot eh. May nauna na sa akin. Tatlong araw na pala yung Boy Scout Camp rin ng Imus Institute. Ngayon ko lang nalaman. Tapos na. Sayang ano? Sayang na. Oko kuyat. 24 na ito. Tsaka 10 kilo pa. O, Koldi, dating na mga bata. Ikaw na muna bahala doon, ha? O, sige, Otay. O, akin, kuha lahat, 1.50, ano? Dagdaga mo naman. Paano dagdag? Ba, konti-konti ang bayad mo, eh. Akala mo, madali pera. O, akin, kuha 1.70. O, ano? Ikaw ngalit? Sige na nga, kunin mo na. 1.70, teke to lebed, ha? Sige, kunin mo na. O, mahina yan ang negosyo natin ngayon, ha? Oo, konti lang eh. Kung umabot sana ako sa Boy Scout Camp dyan sa highway, edi puno sana itong karitong ko. Tony, unahin mo na kami dalawa ni Monting ko. Konti lang naman itong dala namin eh. Ay nako, kung nagmamadali kayong dalawa, doon na lang kayo sa tatay ko. Tatay mo? Ay, ayoko nga. Ang daya-daya at limbang. Aha, sinabi mo yan ha. Madaya ang tatay ko. Susumbong kita. Ah, lagad ka kay Mang Kokyat. Huwag ko na eh. Nagbibiro lang naman ako eh. Sige, papayag na ako magpatimbang si tatay mo. O sige, doon na lang kayo. Ano ka na, Monching? O ano ka yun? Kasi tayo. 1.30, 1.50, 1.70. Ikaw nga, balik bukas, ha? Oo. Ako, pwesto na kami. Timbangin na nyo. Sandali lang. Akin kanina dinig ako mandaraya. Ba't mo ikaw sabi yun? Ay, hindi o. Nagbibiro lang o ako. Sige, timbangin na mo natin. Ngayon, hindi na kailangan timbang akin. Tingin lang, alam ko na. 50 kung kayo payag. Sinasabi ko na nga ba, Monting? Ano nga, Mamulong? Ano nga ba? Chismis, ha? Ha? Ayaw na, ho. Sabi ko lang, ho. Dagdagan niyo lang, ho. Ano nga, walagdag? 50 na isang, wapa dagdag. O sige, para kayo, walang sabi akin dagdag. 65 na. Ho. O bakit kamo tulo, ha? Reklamo ba? Ay, hindi, ho. O sige, nawadala doon. Kukunti lang pala, 15 kilos lang. Kone, ayos na bang lahat? Oo, Tay! Okay na to, 30 kilos. Aba, Kone, sobra yata yun. Kung maingay, baka tayo mahalata eh. Akong bahala sa'yo. 50 na. 50. Dalawang 5. Ano 5? Balik na lang bukas, nawa ka, puso. Hindi ko, nautang ka na naman tayo, Monchi. Tayo na lang. Muti nga, bili pa 50, reklamo pa. Aba, mukhang marami ngayon, ha? Uh-huh. Ikaw nga wala agisipag, ha? Para mas malaki ikaw kita. Nawa, dagdag konti. Salamat, ha? O, Koni, ikaw na muna bahala dito akyan. Nawa, pahinga lang loob, ha? Opo, Tay. Koni, ito yung pasobra mo. Hindi, para sa'yo talaga yan. Regalo ko. Hindi, nakakaya naman sa'yo eh. Tago mo na yan. Mahalata pa tayo ng tatay ko. Lago tayo. O sige, iyaan ka siya ko na lang. Pagkatapos, ibibigay ko sa ibang araw. Sige, bahala ka. Salamat, Koni, ha. Alis na ako. Sige. Ingat ka. Oo. Naku, Monchi. Inis na ako yung chick na yan eh. Kung hindi lang sa inyo, umalis na ako dito eh. Di ba alam niyo naman sinusundo na ako ng pizza nating mayaman? Oo. Pagbalik na, sasama na ako. At pagbalik ko naman dito, bibiling ko na lahat yung basura ni Kokkit na yan. Tatapo ko na sa dagat. Konting lamig, isan. Konting lamig. Di ba, 5 lang eh, inuutang pa? Mga bata, nakikita niyo ba yung batang magbubulok na yun? Oo, kilala ko yan. Taga rito sa atin yan, ha? Bakit, Chimbag? Nasaan ba sa'yo yan? Hindi siya. Tatay niya. Oy, bakit tatay niya? Alam niyo, sabi ng Chung Toban, ang tatay niya ay asawa ng kapatid ng tatay ko. Di magpinsan pala kayo? Buong buo. Eh, paano naman nagkaroon ng atraso ang tatay niya? Ang tatay niya ang pumatay sa tatay ko. Nakakambal ng Chung Toban. At sa kanyang asawa, na tsako. Ha? Ano ba? Eh, anong gusto mo mangyari ngayon? Gulpin natin. Na makaganti naman ng konti. Tiago! Liga! Tiago!
Tiago Junior ka, no? Oo, bakit? Anong kailangan mo? Bert, kuha ka mo. Bakit ako ginahin ito? Anong taong buho ko? Ano ito? Nakabiyak! Ah! Taong buho ko! Taong buho ko sa akin! Tiago, ginugod ba? Nung mga tao? Aduan! Magsibali kayo! Tiago, bakit ka ginulpi ng mga yon? Ewan ko. May hindi ko kilala yung mga hayop na yun eh. Isang tanga ba? Hindi. Hindi tumalab sa akin eh. Kaya na mo eh. Kaya na. Itong tinapay, binili ko sa panaderia. Naku, salamat, kuya. Kuya, ba't namumuli ang mukha mo? Ah, wala yun. Napasubula ako sa away kanina. Kanino? Hindi ko alam ang pangalan eh. Pero kilala ko sa mukha. Tigaritri sa atin. Eh, ano ba ang dahilan ng away, kuya? Hindi ko alam. Basta na lang pinagtulungan nila ako. Buti na lang, sumaklolong taropa ko. Bakit, Tiago? Ano ba yung away na naririnig ko? Meron nga ho, pero wala akong kasalanan. Sino yung nakaaway mo? Ano po, inay? Hindi ko mo kilala. Tatlo sila. Yung pinaka-leader nila. Eh, kasing edad ko lang. Mas mataas lang ako ng konti. Payat at tatpati ng katawan. Tatpati ng katawan? Payat ba ikaw mo? Oho. Teka ha. Yung ba sinasabi mo eh, dilat ang mata na medyo malaking bibig? Oo, inay. Yung mayabang kumilo? Oo. Yung bang laging may kasakasamang bodyguard na may edad na? Oo. Butas-butas ang mukhang gawa ng tigyawat, yun ba? Oo, inay. Sila nga, oo. Tama-tama kayo. Kung tama ako, ang batang leader na sinasabi mo ay ang pinsang buo mo. Ho? Eh, bakit siya ako inaway? Magpinsang buo pala kami. Mahabang istorya, anak. Tsaka ako na ikukwento sa'yo. Inay, sabihin niyo na ho ngayon para malaman ni Kuya Tiago at nung makaiwas na siya. Tiago, alam mo naman na hindi kami ang tunay ng mga magulang mo, hindi ba? Oo. Ang taong sinasabi mo ay Sinbad, pinsang buo mo. Anak siya ng kapatid ng nanay mo. Bali, tsuhin mong buo ang tatay niya. Alam mo, kaya siguro galit sa'yo si Sinbad? Sa dahilang ang tatay mo ang siyang pumatay sa tatay niya. Eh, bakit naman pinatay ang tatay ko, ang tiyo ko? Ang tiyuhin mo, o ang tatay ni Sinbad, ang siyang nagsuplong sa may kapangyarihan para makuha niya ang gantimpala sa paghuli sa tatay mo, buhay o patay. Sa dahilang ang tatay mo noon ay wanted. Hindi ba't kasama ka pa nang mapatay siya? Natatandaan mo ba? Oo, natatandaan ko pa ho. Pagkilingkas lamang ang dalawang buhay ang aking nag-inatay ko. Anak? Isay, ba't ka nalang pinapalil? Anong kasalanan mo? Marami, anak. Marami. Hindi dapat na marisan. Sa'yo dito. Tapos na ulit sandali ng buhay ko sa mundong ito. Anak? Thank you.
Inay, masamang tao ba ang tatay ko? Para sa akin ay hindi. Napasama lamang siya sa hindi niya inaasahan pangyayari. Inay, bababa muna ako. Puso, mga duwag pala yung nakalaban natin kanina. Ang sabihin mo, kinabahan ako kanina. Eh, lalaki ng kalaban natin. Inapasubo na tayo. Buti talang nagtatakbo. Para hindi sila tatakbo. Makabuting ko na pamaling isa. Ang malipit sa sakit. Bakit? Nakipag-away ba kayo? Oo, ate. Kasi nakita namin si Tiago, pinagugulpe. E di tinulungan namin, eh lalaki. Kumuha kami ng pamalo, pinalo namin. Nagtatakbo ka mo. Ang tatapang niyo pala. Eh, si June, nasaktan ba siya? Hindi mo gano. Uy, masama na yan. Maso? Tiago! Tiago dito! Halika muna! Uy! Huh? Amparo, ikaw atang dadalawin ni Tiago. Ikaw, Ponso, kung ano nung sinasabi mo? Ang babata pa natin eh. Eh, ano naman yun kung bumalata siya sa'yo? Totoo naman, pag may edad na kayo, boto naman kami sa kanya. Di ba, Monching? Approve! Kayong dalawa, kung ano nung pumapasok sa isip nyo? Mamaya dyan eh, marinig kayo ni Lolo. Magandang gabi sa inyo. Tuloy ka. Kung napalakad ka, ata. Sama, punta mo. Wala. Namamasyal-masyal ako. Hindi pa kasi ako inaantok eh. Oo nga pala, Poso, Monching. Maraming salamat ulit sa inyo. Wala yun. Masama pa nga loob ko eh. Kulang bakbakan eh. Eh, alam mo, Jun, bukas si Alice na dito si Poso. Susunduin siya ng pinsan namin taga Maynila. Doon na siya mag-aaral. Siya nga ba, Poso? Oo. Ayoko sana sumama eh. Kaya lang, susunduin ako. Ay, Amparo, may pag-uusapan nata kayo ni Tiago eh. Tiago, di ba may pag-uusapan kayo? Ha? Eh, meron nga sana. Sabi ko na nga ba't may sasabihin ka eh. Tayo na, Monching. Baka makastorbo pa tayo dyan. Sige, Tiago ah. Talagang palabiruto si Ponso. Maupo ka. Salamat. Eh, ano bang sasabihin mo? Nagbabalak na rin akong malis dito sa atin eh. Bakit naman? Kasi, natuloy nga may pinsan pa akong nakilala ngayon. Galit pa sa akin at inaaway pa ako. Maayos din yan. May awa ang Diyos. Kapag umalis ka, malulungkot kami mga kaibigan mo. Bakit? May halaga ba sa inyo ang isang basurerong katulad ko? Meron. Sapagkat kasama mo akong lumaki sa paghanap ng basura. Hindi ba? Nangako sa'yo, Kokyat. Oh, ano yun kailangan? Pinapunta kami dito, hindi kang baltobal. Bakit? Nagpapahingi sa'yo ng pera. Pera? Hoy, ang pera hingi. Ang pera ngawa kita. Konti lang tubo, kusin-kusin lang tubo. Kayo hingi pa sa akin, ah. Wala akong pera. Yayaman ka ba kung maliit ang tubo mo? Akin hindi mayaman. Akin mayaman sa anak, marami. Pero pera, wala. Eh, yung sinasabi, bibigay ka ba hindi? Ano, naloloko? Hindi! Wala ako pera! Huwag niyo mong shitting umaga ko, ha? Sige! Kumbara! Tayo na. Laki-laki katawan, hiningawa, trabaho! Ano inyo tingin sa akin, alkansya?
Muisit! Wanso! Wanching! Tama-tama dyan naman! Ang aga-aga niyong kumakain! Ano maaga? Kanina pa ito kumalimbang ang pala ng simbahan para sa dose. Ba't di ko narinig? Baro marinig! Hindi kayo yata sa dito! Siya nga pala, Puso. Akala ko ba'y pupunta ka ng Maynila? Kasi, nagpasabi ang pinsan ko, nasa Makalawan na lang daw ako susunduin. Tago, ano ang ulam mo? Ah, katulad din ng dati. Di yung galunggong at saka kamatis. Ah, pareho pala tayo eh. Ano ba'y pinagkasabi nito? Uya mo akong bahala dyan. Kumusta ang lakad? Talagang matigas yung si Kokep eh. Bakit? Ayaw mo ibigay eh. Talagang matigas ano? Yan lang ang insik na tumagal dito sa atin sa Imus. Paano hindi siya magtatagal dito? Eh nakapag-sounding rito sa atin sa Imus. At nakaanap pa na marami. Simba, nakita mo na ba yung anak ni Kokep na dalang niya? Oo. Ganda siya, ano? Mantobal, siya na lang kayang kunin natin at ipatubos kay Kokep. Mabigat ang sentensya sa kidnap. Baka hindi niyo alam yun. Ibalit yung Tobal. Pakakasalan ko naman siya pag nasabi tayo. Mabigat yan, Simba. Sige na, Chong. Sige na, pahit ka na. Chong. Sige na. Ha? Nay, tapos na mo ba? Oo, bakit? Nay, kasi pupuntahan ko lang si Kuya. Kasi mukhang malungkot na naman mo siya eh. O, sige, mabuti pa nga. Huwag kayo masyado magtatagal at gabi na, ha? Oo. Uy! Kuya Tago, bakit mukhang nalulungkot ka na naman? Buti ka pa, Estela. May nanay pa. Samantala ako, ulila na. Malungkot isipin na ako'y ampun nyo lang. Eh bakit? Hindi ba nanay ang puring sa magulang ko? Oo, nanay. Kuya, masaya ba kayo ng buhay pang mga magulang mo? Masaya? Wala. Eh bakit naman wala? Kasi, sanggol pa lang ako noon. Pinatay daw ng tatay ko, ang nanay ko. Dahil sa maling paninibugo. Tatay mo ang ginawa niya sa nanay mo? Oo, nagsisi siya. Nakulong sa munting lupa. Kaya lang, tumakas. Eh, nagkita ba naman kayo ng tatay mo nung siya tumakas? Oo. Di ba, sa inyo na ako nakatira? Nung una kami magkita? Di ba, pinapasyal pa niya ako noon? Isipin, ano? Oo nga. Stella, matulog ka tayo. Maaga kasi akong lalabas bukas eh. Tayo na. Tayo na. Bakit? Sabay na tayo. Saan ka pupunta? Sa palengke. Oh, diga, tayo na. Sige. Sa'yo, piso ha. O, piso ha. Mangkakyat, kulang pa ito. 80 lang ho ito. Ano kulang? Akyan abot sa'yo, tama. Ikaw nga, bulta. Ikaw, hindi, ano? Hindi ho.
Ano hindi? Ano ako? Sino ngaling? Akyan, bawi kung ayaw mo. Ay, huwag na po. Ibal na po. Basta kulang kayo ng 20. Kulang? Tay-tay, ako. Ano ikaw? Ikaw, pasok, loob. Tawa-tawa, Peto. Bata-bata, gawa, nilihin siya na tatay, ah. Ano, Honey? Dito na ako, ha? Tiago, wala ka bang gusto yung pabili sa akin sa palengke? Wala, Honey. Nakakaya to you, eh. Huwag ka nang mahiya. May pera naman ako, eh. Hindi na. Saka na lang. O, sige, ha? Malakad na ako. Sige. Mag-iingat ka, ha? Sige. Diyan na siya. Kaya nang bahala. Meron mo ba kang pinagbibiling bote dyan? Oh, ikaw ba kilala kung sino mga tao yun? Oo! Habulin nun natin! Huwag na! Tayo nga punta pulis! Huwag kayo alis yan! Aksyon, balik agad! Ang inaaranggoan ko nitong po, para pigilin ko ang tignan kumuha kay Colin. Eh, binalga pa nila, kaya wala akong nagawa. Sa ganito, sir, kayo kailangan halap agad aking anak. Baka po ano sila gawa kanya. Okay, magalala, Sir Kauke. Pahanap ko agad ang inyong anak. Salamat. Kami alis na. Ah. Salamat, ah. Yes. Hindi kami sakin ng latag niya. Yes, sir. Ako. Dali. Tiago, maaaring hindi mo alam na delikado ang buhay mo sa ginawa mong pagsusumbong sa pulis. Alam ko yun. Pero hindi naman ako natatakot sa kanila eh. Manang-mana ka sa nasira mo, ama. Masyadong matapang. Kuya Tiago? Kuya, kung ako naman nakukunin nila, eh anong gagawin mo? Huwag kang magbiro, Stella. Kapag ikaw ang ginalaw nila, ay babalitarin ko ang buong Cavite para hanapin kita. At saka ang lahat ng kumuha sa'yo ay parurusahan ko. Isang parusang hindi nila makakalimutan. Kuya, eh anong kasing parusa yon? Basta, mahirap na lang magsalita. Kuya, mahal mo pala ako. Oo, mahal kita. Sige sa aking kapatid. Tobal mo andiyan. Bert, ihimbad na saan? Laro sa loob. Chong Tobal, anong balita sa bayan? Ah, nagugulo yung mga pulis dun eh. At ito si Kaukiat nagsumbong. At kasama rin ito si Tiago Jr. Chong Tobal, itong Tiago Jr. ay kalahin natin, hindi ba? Oo, bakit? Kasi Chong, hindi ko maintindihan ang takbo ng buhay namin magpipinsan eh. Tuloy na naman yata ang pinkian. Noon, Ronquillo pumatay ng Gozon. Bayaw. Ngayon, Gozon papatay naman ng Ronquillo. Pinsan. Ganti-ganti lang eh. Ikaw, Simbad, ang tanging naiwanan sa akin ng aking mahal na kakambal na kapatid. Kaya pati pag-aasawa ko'y napabayaan ko na. Dahil sa pag-aalaga ko sa'yo, napamahal ka na sa akin eh.
Kaya pati pag-aaral mo na ipinipilit ko sa'yo ay tinutulan mo. Kaya yan, spoiled ka. Pati pangangatuwiran mo, baluktot. Ang ibig mo sabihin, Chong, eh, lahat ng taong nakapag-aral eh, panaitama o diretso ang gawain? Hindi naman lahat. Pero marami sa mga nag-aral. Ang magaling na landas ang siyang pinatutunguhan. Eh bakit kayo? Mali ang landas nyo. Hindi rin kasi ako nakapag-aral eh. Eh di pareho lang tayo. Parehong baluktot ang isip. Sige na nga, baluktot na kung baluktot. Sige. Hindi ko malaman kung paano ang gagawin ko para matulungan ko si Pony. Eh anong magagawa mo? Ang bata-bata mo pa. Kahit na bata ako, gusto ko makatulong sa kanya. Ang bait-bait kasi niya sa akin eh. Tsaka may utang na loob ako sa kanya. Chong, wala pa ano? Kami nga eh, baka may makarinig sa'yo. Kain mo na tayo, Chong. Nagugutom na ako eh. Na. Kuya, ano na kaya ang nangyayari kay Connie ngayon? Siya nga ang iniisip ko eh. Baka kung anong ginagawa sa kanya ni Sinbad. Oh, mga anak, matulog na kayo at gabi na. Ikaw, Tiago, may trabaho ka pa bukas na umaga. Opo, Inay. Kaya ka natin. Pakibagi na. Kasi excited ka kung bumaril eh. Excited? Pwede nga! Yan dahil sa tama ng bala. Kuya, ang inay. Sino nag-aasikaso sa kanya? Marami. Huwag kang mag-alala. Baka makasama pa sa iyo eh. Kuya, kayo sama naman ang swerte ko. Ang aga ko namang naulila. Huwag ka umiyak, Stella. Pareho lang tayo ng kapalaran. Wala tayong magagawa. Yan ay dinulot sa atin ng Panginoon Diyos. Kuya, kailan ang bibig ng nanay? Bukas, alas 3 ng hapon. Hindi ba pwedeng gumawa ka ng paraan para makita ko ang nanay? Huwag man lamang siya mailibing. Bayaan mo, patatanong ko sa nurse. Sige, diyan ka muna. Tora? Bakit, boy? Pwede ho bang umuwi si Stella para makapaglibing sa kanyang ina? Hindi maaari. Hindi siya maaari kumusi sa kanyang kama. Baka magkasama sa kanya. Hindi po ba naman siya mapipilay sa naging pinsala niya? Huwag po kayo mag-alala. Kailangan din humalaman niya yon. Maari siyang mapilan dahil may pinsala ang kanyang buto. Para mumbalik ang kanyang paglakad, kailangan malaki operasyon.
Bell! Boss! Dali mo itong sulat kay Coquiat at bibigyan ka ng pera niyon. Saan ba ako bibigyan nun? Pagkabasa niya? Oo, sige lakad na. Ikaw, Choy, magbantay nga sa bandaron, ha? Okay na? ₱10,000. Masyado malaki halaga. Akin wala ganong kalaki pera. Baka gusto ikaw papulis kita. Ba? Ba't mo ako papulis? Napagutusan lang ako. Kaya masyado malaki yung hingi halaga. Alam mo, madali gawa bata. Madali gawa anak. Pero hindi madali ganito pera gawa. Ganito kalaki. Kaya ikaw sabi ha, akin hindi gawa tubos. Hindi ka tubos ha? Hindi. Sinabi mo yan? Sinabi ko yan. Sabi ko sa kanila. Uwak. Akin nga meron lang alis agad. Akin ibig sabihin, akin mayat pero hanap muna pera. Kaya lang, ikaw sabi, konti tawad. Pwede ba 2,000? Cash naman, 2,000. Sabihin ko kung papayo sila. Hanggang 2,000 lang ha. Ikaw din sabi ha, wak nila gagalawin akin anak. Titingnan lang ha. Ha? Sabihin ko. Dali, pagkain mo. Yan ang pinakahuli mong pagkain na masarap. Mamayang hapunan, talbos na kamote na lang. Ayaw ka raw tubusin ng tatay mo. Ano? Ang ibig mo masabihin, porque ayaw na akong tubusin ng tatay ko, gugutumin nyo na ako. Talbos na kamote na lang pakakain nyo sa akin. Teka nga muna, anong palagay mo sa akin? Baka? Isa naman ako kukuha ng pagkain para ipakain sa'yo. Eh di pa uwiin nyo na ako sa amin, para hindi na kayo pagpakain. Ay, ewan ko, subos ko. Bustos! Kaligtas ko sa tiyak na kamatayan. Agimat, malaking tulong ang magagawa mo sa akin. Tay, huwag niyo ko takutin. Huwag, anak. Huwag kang matakot sa akin. Magpakalalaki ka. Huwag kang duwag. Mabuti at natuturuan mo ni Masin ang dalawa. Bakit po? Naariyan ang kapangyarihan niya para hindi lumabas at makikita. Tay, ang agimat yung lubang mong bisa. Walang pamatay na bagay na maaaring tumalab sa balat ko. Totoo yan. Ngunit tatablang ka mula leeg hanggang ulo na maaaring ikamatay.
kaya mag-iingat ka. Ganun po ba yun? Oo na. Paalala na pala bago kulungis. Huwag mo ba ang gusto o gagamitin sama-sama ang agyaman niya. Mag-aantay na po. Huwag mo kong talaga. Mahirap ang kalagayan ng kaluluwang makasalanan. Laging daramsay at laging uhaw sa tubig. Kay? Tay? Abel, halika. Boss. Magbalik nga kay Kokyat at sabi mo sa kanya, sa loob ng dalawang araw kapag ka siya hindi nagpagbigay, mag-aasawa ka mo yung kanyang anak nang wala sa panahon. Hindi ba pumangkin? Oo, Chong. Gusto mo, huwag na natin hintayin ng dalawang araw eh. Umpisaan ko na. Huwag muna, Simbad. Hindi pa tayo nasasabit eh. Ano, wala ka na ba ako? Eh, anong ginagawa mo dyan? Oh, kumusta ka? Mabuti, Kuya. Kuya, sabi ng doktor, pwede daw ako umuwi bukas. Kaya bibigay nga pa ito ng nurse, oh. Ito ba ang nag-assess mo rito? Ang laki-laki naman. Saan kaya kukuha ng pera pang bahay dito? Kuya, ano kaya kung ipagbili mo yung kahit na anong kasangkapan natin kay Mang Kokyat? Para may pambayad tayo dito. Kay Mang Kokyat? Hindi bale, hihiram na lang ako sa kanya ng pera. Hindi ba kuya makunat yon? Bahala na. O sige, kanya ka muna. 27 na. 28. 30 na. O, eksakto, 30 na. O, ikaw pa yag, aking kuha lahat, 5 piso. 5 piso, ba? Di pwede yan. Ano hindi pwede? Aking tulog, ikaw istorbo. Tapos hindi pa yag, 5 piso. Eh, 25 isang kilo, 30 kilo siya, 7.50 halaga niya na. O, sige, sige, sige. Para ikaw hindi nga magalit, aking dagdag. 6 piso dagdag. O, meron pa reklamo. Dagdagan mo pa. Kung hindi ka tayo, aking tulog na. Wag. Sige na, payag na ako. Masyado marami arte, payag din pala. Sige. O, ikaw, dala na. Magandang araw sa inyo, Mang Kokyat. Oh. Ano balita, Tiago? Galing po ako sa ospital, Estela. Kailangan niya ang tulong ninyo para siya makalabas. Paano tulong? Eh, hihiram po sana ako ng pera para pambayad. Kung maaari, wala na po kasi ako ibang matakbuhan eh. Bayad din po ako sa inyo. Dodoblihin ko po ang sipag ko para makabayad agad. Bakit nga wa, Alis? Akin mo ka tanga. Dago! Halika nga. Akin nga wa, ayos lang gamit. Ikaw, tampo agad, oh. Bakit ikaw nga wa, Alis? Magkano ba kailangan? Eh, 750 ho. Uish! 750? Bakit? Ikaw ba, bili hospital? Pero, hindi bale. Basta buhay. Ikaw, sigurado buhay, ha? Oho. O, ikaw hintay. Akin kuha pera. Marami salamat, oh. Nagbago ang dating saya,
kay hirap nang nag-iisa. Ang tunay na nagmamahal sa akin ngayon'y wala na. Kay hirap nang sawi kong pala. Pathala na nang haba. Sa naranasang kong saklap, sino ang di maiiyak? Maging ulila ay wala nang kasing kay hirap nang sawi kong palad. Bathala na nang haba. Sa naranasang kong saklap, sino ang di maiiyak? Hanggang kailan kaya mag-iisa? Kahirap nang maging ulila. Kuya, umani ka na dito sa taas. Baka makamugang ka pa. Naalala ko kasi ang nanay Pasing at saka si Connie. Ay, kuya, si Connie, hindi pa ba siya nakukuha? Hindi pa. Tutulong na ako sa paghahanap sa kanya eh. Dahil nakapangako na ako kay Mang Kokoyan. Kaya bang gawin yun? Bakit hindi? Eh, sino na mga kasama mo sa paghahanap sa kanya? Magkasama ako ng mga pulis. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Sarito, di lang yata walang tao. Mukhang nakalayasan sila. Kabo, di ba itong si Tito Bargoso ni dating tiga Malagas ang segundo? Oo. Doon natin si Pugan. Tayo lamang tatlo? Ang pupunta ron? Oo. Oh. Bakit ho? Delikado ho bang pumunta sa Malagas ang segundo ng tatlong tao lang? Kahit na mga pulis pa kayo? Ah, hindi naman. Oh, tayo na. Sari ito? Ayaw yata niya eh. Ba, hindi ba? Tayo na. Ano ba rito ang kubo ni Tito Bargoson? Bakit ba? Mga kumpare niya kami, meron lang sana kaming lalakarin sa kanya. Ah, andyan lang ako sa Mandarayan, doon sa May Tumana, may kubo roon. Yun lang ang kanila. Sa May Tumana? Oo. Ah, sige, maraming salamat. Talagay ko, Benny, mukhang hindi tutubos si Kokyat. Talagay ko nga, pare. Yari ka. Yari mo ko.
ka lang. Alas ka. Uy, kung ka tumago sa bandarot, nakatamaan ka pa. Ha? Kailangan ko pong tulong ninyo. Ayos si Tay! Chong, Chong! Anong gagawin natin? Isipa tayo sa lahat. Dali! Sino Tobal? Tumakas ho. Tay, maraming salamat sa inyo ah. Tungkulin ko ang tulungan kita. Wala si Tobal, pero anak ni Kokyat nandyan. Hoy! Kira dito! Ba? Tay? Tay? Tay, maraming salamat sa inyo, ha? Diyan na kayo. Ikaw niyo. Andiyan sa loob. Tiago! Kunin! Maraming salamat at dumating kayo. Hindi ka ba nisinaktan? Hindi naman. Sila Simba, nasaan? Tumakas ang magyo na magputukan kayo. Para sila dumaan? Diyan, pero maaring nakalayo na sila. Tumakas, ha? Saan kaya sila hanapin ngayon? Alam mo, Tiago, minsan, narinig ko sa kanilang pag-uusap na sa Cavite City o sa Ternate daw sila magpapalamig kapag nakuha na nila ang perang itutubo sa akin. Ganun, ha? Cavite City? Ternate? Manda kayo. 350 mas 90 mas 80. Bakit ganun? Kulang dalawa pera. Saan kaya punta dalawa pera? Nawatago ulit ko, dalawa pera. Connie datin! Connie, anak ko. Akala ko atin hinangawa kita. Ikaw ba wala bawas, anak? Itay, si Tiago at ang mga kasama niyang pulis ang nagligtas sa akin. Maraming salamat sa inyo. Wala nga naman. Itay? Ayaw niyo nga daw ba akong tubusin? Hindi sa ganun. Anak naman, pwede ba yun? Kaya lang masyado malaki ko nila hingi. Kaya aking tawa, 2,000 piso. Pero ngayon, yung 2,000 piso aking bigay sa mga nagligtas sa'yo bilang gantimpala na. Huwag humang, Kokyat. Hindi po kami naghihintay ng gantimpala. Tungkulin po nila ang dumamay sa naapi. Totoo yun. Ah, hindi pwede. Akin talaga meron laan para kone. Kaya kailangan kayo tanggap 2,000 piso. Sandali lang, sa akin kuha lang pera. Monching? 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 Magandang araw sa'yo, ang paro. Napasyal ka. Hindi ka ba lalabas ngayon? Hindi muna ako magkatrabaho.
May hanapin kasi akong tao eh. Amparo, kaya ako napunta rito, eh ibig ko sanang pakiusap sa'yo. Kung maaari lang na samahan muna si Stella sa bahay habang wala ko. Hindi ako makakatanggi sa'yo. Kaya lang, ipagpaalam mo muna ako sa lolo ko. Tayo. Ate! Naharap mo ba ako? Atyago! Ay. Kanina pa kita hinahanap eh. Pinatatawag ka ni lolo. Akit na. San sa nagsususuot eh. Hindi ka na, Jun. Ikaw bata ka. Kung saan sa kagala ng gala, yung tubig ka walang laman. Lo, pinuno ko na kanina yun eh. Pinuno. Lo? Lolo? Amparo? Lo, si Junho, eh, makikiusap po siya sa inyo eh. Na kung maaari daw samahan ko muna si Stella sa kanila, aalis yata siya eh. Ah, ganun ba? Adyaga, tuloy! Magandang araw ho. Opo. Salamat ho. Aalis ka raw. Eh, makikiusap po sana ako sa inyo eh. Ah, ganun. Eh, dadala mo silang babae doon. Mabuti kaya eh, isama mo na rin si Monjing. Na may makasama silang laki, iba na yung may lalaki. At ako naman eh, dadala mo lang doon. Eh, saan bang punta mo? May hahanapin ho akong tao. Sinong tao yun? Hindi ho iba sa akin. Bibigyan daw ako ng magandang trabaho. Magaling kung ganon. Pasya, Amparo, Monjing. Magsipag-ayos na kayo. Kasama kay Tiago. Opo, lolo. Ikaw, Monjing. Salamat ha. Tago, at saan ako makarating? Huwag mo kaming kalimutan, ha? Baka kalimutan ko mamang kayo. Si Stella, ha? Stella! Stella! Bakit ka nababa ng bahay? Eh, kung mahulog ka! Naghihingat naman ako po yun. Kaya ako mo naisipan na pumanaog kasi naiit na ako dito sa taas, eh. Gusto ko namang maglibang sa lupa para ma-practice itong mga pa ako. Aba, para mabuti sa palito ka. Hindi lang pagdalawang gagawin ko dito. Sasamahan kita, at kung gusto mo, dito na rin ako titira. Talaga, titira ka na dito sa amin? Hindi ka nagbibiro? Hindi. Eh, pinakausapan ako ng kuya mo at ang lolo ko na pansamantalang sumahan muna daw kita dahil aalis yata siya. Kuya, aalis ka? Iiwan mo ba ako? Oo, Stella. Maghahanap ako ng trabaho para may panggastos tayo. Papanita kita, Stella. Saka ka na lang mamasyal. Pasensya na ho kayo. Akala ko kayo ang taong hinahanap ko. Burgess, wala tayong kamalay-malay. Babaralin tayo. Wala tayong kalaban-laban na. Oo nga. Masamang pangit tayo niya. Buti kayo, umuwi ka na. Huwag na tayo tumuloy. Malas ka lang kasama eh. Anong malas? Yung bigote mo, buwisit eh. Kapagkakamalan tuloy tayong mamatay tao. O, tamo. Ito pag dinis kaya mo. Diyan ka na. Alas nga yata akong kasama. Burgess! Sabay tayo! Thank you.
Sige, mamaya na lang. Chong, ano kaya ang negosyo ng manager ni Uncle Loka? Palagay ko, malaki na niya Simbad eh. At pagka sinuwerte tayo, habang nagtatago tayo rito, kikita tayo ng malaki. Isan? O, sige na. Manager, siya ho sinasabi kong pinsan kong tigay Imos. Mapapagkatiwalaan ho natin siya. Sinabi mo eh. Maasahan niyo po, manager, ang matapat kong paglilingkod sa inyo. Yun naman talagang inaasahan ko eh. Sapagkat kung hindi, yung pinsan mo si Oka ang mananagot sa akin. Hindi ho siya makukompromiso sa akin. Sige na, liko tayo. Tabo, basta ba sa lugar mo? Tahimik naman. Oka. Ikaw nang bahala sa mga darating na epekto sa dalawang bangka yan, yung dating gawin. Maghihintay na lang kami rito. Kasama ako sa halal, Marja. Huwag na. Kaya na ni Oka yan. Sige po, manager. Punta na kami. Kanila. Sibad! Pagbabayaran kita ngayon sa mga kawalang yan mo. Aba, Pinsan Tiago! Anong kawalang yan ko? Wala akong alam na ginagawa. Natuto ka ngayon tumawag sa akin ng pinsan, ha? Magpinsan buong buo tayo, hindi ba? Huwag mo itutok sa akin yan, pinsan. Baka pumutok, tamaan ako. Eh, ano ba talagang kawalang iyan na ginawa ko na ibinibintang mo sa akin? Di ba ikaw ang nagrapito sa amin? Na ikinapilay ng kapatid ko? At ikinamatay ng nanay pasig ko? Aba, hindi ako. Kung hindi ikaw, ikaw ang nag-utas, hindi ba? Aba, hindi rin. Hindi. Bitap kay Connie. Hindi ka rin? Huwag mo sabihin hindi! Kita-kita kita! Buwakan na mo! Malakas ang loob nyo, ha?
Sumasama pa kayo? Eh, hindi naman ho kami yun eh. Hindi! Hala! Tamad! Oho! Bakit? Sino ba kayo? Mga polis ba kayo? Polis, kami ngay. Dali ka namin kay manager. Sino manager? Amo namin yun. Basta sumama ka sa amin. Dali mo. Amo. Dina? Sino yung kasama ni Pando? Asha, dala namin siya kagabi. Galing sa Amaya. Pinababantayan nga siya kay Pandong eh. Magandang lalaki, no? Oo, magandang lalaki. Pero bakit siya pinababantayan? Anong kasalanan niya? Ewan ko. Di, tanungin mo. Di ba nakakaya ko ako pa ang lalapit? Hindi. Sige na. O, paano? Una na ako maligo, ah. Oo. O, sige. Hey, Betty. Sobrang nasunog ang balat mo, ah. Tama na yan. Tama na yan. Ano pa? Eh, yan, namumulak na eh. Fever. Tama na yan. Tira, uminom tayo. Pandong, iwanan mo na siya. Para kung nagbabantay ng preso niya na. Pinababantay siya sa akin ng kuya mo eh. Basta sabihin mo sa kuya ko kung ang bahala sa binabantayan mo. Sige, sabihin ko. Sige. Salamat ha. Manager, si Ma'am Pakundo. Ano ba, Pakundo? Anong balita? Manager, lumalala ka walang yan ni Karya Saso. Niyari na may isang lagay ng paltiran sa Pakor, kinulat ng pera, pinasat pa mukha niya. Bakit, sino ba yan? Balsa doon natin, si Kiko. Hindi ko nakilala. Bakit, Kiko, ano nangyari sa mukha mo? Manager, pinagpapalopo ka ni Karya Saso nung ayoko po ibigyan pera eh. Manager, nalayas ako ng Mercedes eh. Hindi na lang ko po kailangang bantayan yung batang dalamin niyo. Hindi bale. Anong pangalan mo? Santiago Ronquillo Jr. Pero kung tawagin nila ako, Boy. Eh, ikaw? Mercedes. Ah. Eh, taga saan ka naman? Taga Imus, Cavite. Alam niyo, nagtataka ako sa batang yan. Kitang-kita ko ng barilin sa likod. Pero, hindi sa tinablan. Totoo ba yung boss? Totoo yun, Ma'am Pakundo. O kaya si Dina. Hindi ba Dina? Alin yun? Ibang batang binaril. Ah, yun ba? Oo, gulat nga ako eh. Kala ko patay. Yun pala, bumaliktad lang. Eh, wala naman sugat eh. Boss, bakit hindi mo siya gamitin kay Karya Saso? Patay bali siya yan. Maaaring tama ka, Pakundo. Andong, tawagin mo yung bata. Yaman-yaman nyo. Siguro, malaki ang kita ng mga magulang mo, no? Wala na akong magulang. Ulila na ako. Ang kuya ko na lang, siya ang may-ari nito. Ah. Eh, Mercedes. Oh? Pinatatawag siya ng kuya mo. Bakit daw? Ewan ko, basta pinatatawag lang siya. O, tayo na. Diyan ka muna. Alam nyo, kung hindi dahil sa batang yan, gusto ko sana ng kargamento natin. Manager, ayan na yung bata. At sandali lang, ha? Aliga. Ano ba ang pangalan mo? Boy ho. Boy Imus. Boy Imus? Kaya ka ba tinawag na Boy Imus dahil tubong Imus ka? Ganun nga ho. May ba tayong usapan? Hindi ba tama ng bala ito? Oo.
Paano naman hindi ka nasugatan? May galing ka ba o ano? Wala ko. Baka tapis lang ako kaya hindi nakasugat. Alam mo, Boy Imus, dapat eh magalit ako sa'yo. Sapagkat nasira ang negosyo ko nang dahil sa'yo. Dahil sa akin? Bakit ho? Na magkaputukan kayo. Nakatawag ng pansin sa mga pulis. At nasumpungan nila ang pagdidiskarga ng mga epektos ko. Eh, hindi naman ho kung una nagpaputok eh. Boy, sanay kang pumatay. Kailangan kita sa hanap buhay ko. Gusto mo bang magtrabaho sa akin? Oo, basta't malaking kikitain. Bakit ka parang umangos? Kasi may nagpanita sa akin sa bilyaran, ha? Kinanti ka ng mga bata ni George. Pinahahanting pala ako ni George, ha? Naroon pa ba sa bilyaran niyang nagbalitang yun? Naroon pa, nung umalis ako, eh. Nakausapin kisa. Ayun na. Sir, bill niyo. Para kang bago ng bago sa akin. Charge, sumaya ka. Yes, sir. Yes, sir. Sino kalaban? Pare, pinatatanong ng buslo kung bata ka ron, George. Wala akong kilalang George. At hindi ako nagpapabata kahit sa kanila. Listen! Buisit eh, pa. Tatalo ako eh. Bula nga! Matapang ha? Hindi ka ba't ginatabla ng bala? Boy, isang buwis ito. Asya! Ano ko sana ako? Bata ka ba ni George? Ha? Hindi ko kilala si George. Kayo! Kung sino mo na nakakakilala sa inyo ki George? Sabihin nyo, nakaanda ko! Sikaryo nga ko! Sir! Sino ba yun? Ewan mo, sino? Kayo ang mga malas sa buhay ko. Muna nga kayo! Talagang buhay. Kahit kayo. Orlando, ano ba talaga ang mukha ng karasasong yan? Talaga ba mukhang aso? Medyo hawik sa bulldog. Boy, sila Karya Saso. Pare, patuloy niyo! Ano kusta? Suwerte natin. Nandito na sila. Sino sa kanila? Yung mataba. May sombrero, nakasalamin pa. Eh, paano ngayon ang gagawin natin? Ewan ko sa'yo. Di ba papatay mo Rusya? Eh, hindi ko naman siya kaway eh. Kahit na, yun ang pinag-usapan niyo ni manager, kailangan masunod. Bueno. Hindi nagkita. Oo nga, pare. Ano balita? Ayos ba? Ayos, pare. Nakayari eh. O mga bata, sa bahay na lang tayo magkita mamaya, ha? O sige, harapan ako eh. Tara, pare. Dito tayo. O sige. Dad! Bastos itong bata to, ha? Pare, huwag ko nang patulan. Bata yan eh. Hindi, pare. Bibigyan ko na leksyon to. Hindi dapat pamihasanin ng ganyan. Huwag na, pare. Hoy! Bakit mo ako tinawag ng bulldog? Bastos ka! Oh, bakit kinalapit sa akin? Kakagatin mo ba ako? Ba!
Masama ang tubo ng dila mo! Hindi! Ano ang kailangan mo? Wow, anak. Magumano po sana ako, Itay. Hindi maaari. Hindi mo ko maaaring hawakan. Itay, nais ko po sana mag-opisal sa inyo. Nakagawa po ako ng kasalanan. Pumatay po ako ng tao na hindi ko po namang kaaway. Alam mo palang kasalanan. Bakit mo ginawa? Gipit ako, Itay. Kailangan ko ng pera para ipagamot si Stella. Kawawa po naman siya kung mananatili po siya lumpo. Itay, huwag sana kayo magalit. Ayon sa boss ko, masamang tao naman daw ang pinapatay niya sa akin. Hindi katwiran ang pinagsasabi mong yan. Patatawarin pa kita sa unang kasalanan mo dahil sa kakulangan ng iyong batang pag-iisip. Anak, sa susunod, parurusahan na kita. Itay, Tay! Tay! Stella? Stella? Abusa mo ng comics, oh. Hindi, ayoko. Diyan muna. May bibili lang sa sundahan. Sige. Ate! Oh, libo mo naman, Stella. Kawawa naman. Nalulungkot eh. Saan ka pupunta? Sundahan lang. Sige. Stella? Maglakad-lakad muna tayo. Para naman mabanat siyang paa mo. Ilang araw ka na rin nakakulong dito sa bahay. At wala man lang kakilos-kilos. Tungkod mo. Amparo, hindi ka ba nalulungkot kung wala ang kuya ko dito? Nalulungkot din. Kaya lang, iniisip ko na kaya siya nasa malayong lugar ay para maghanap buhay. At babalik din naman siya. Amparo, hila ka bang crush sa kuya ko? Si Stella naman, kung ano mong sinasabi. Kasi, may pakiramdam ako sa kuya ko na may gusto siya sa'yo. Kaya ikaw ang kinausap niya na tumira dito para mabantayan kita. Totoo ba yung sinasabi mo? Uy, interesado siya. Bakit ba ako magkakaila sa'yo? Stella, talaga namang may crush ako sa kuya mo eh. Payag ka ba? Tatanungin mo pa ako, magkatuluyan lang kayo. Ang saya-saya ko siguro. Baka makalakad pa ako ng diretso. Tayo na nga. Talo na, Basso! Talo na! Hey! Talo na! Bisan mo! Oo! Saan mo punta? Oo! Papalitin kita! Bumalik ka! Bisan mo! Oo, sige! Tignan na ako! Ayan!
Hindi na lumilit daw. Nalunod na yata eh. Hindi. Salilit na yan. Oh, ayan o. Lumitaw na. Manager. Alam mo, boy, ikaw pala yung lalaking nakakausap ko ng ganito ka-intimate. Intimate? Pabango ko yun, ha? Hindi! Kribiro lang kita. Bakit? Mahigpit ba ang kuya mo? Oo, seloso siya. Pero sa'yo, nagtataka ako. Hindi siya nagagalit. Paano? Alam niya na mabait ako. Magandang lalaki. Mabait. Magandang lalaki. Totoo naman, ha? Jeff, mukhang maabuso ang boy Inos na yan. Sabihan mo lang siya. Yan. Sa boss ko yan. O, uli. Baba mo yan. Oh, Stella! Kumusta? Oh, yung paa mo. Hindi na ba nakilot? Hindi na po yan. Oh, paano? Kumusta? Inaalagaan mo ba siya? Oo, siyempre. Ikaw? Mabuti. Kuya, paang yaman-yaman mo na ata ngayon, ha? Ang ganda-ganda ng damit mo, oh. Saka ang dami mong alaha. Ano ba ang trabaho mo? Ayos lang. Oh, punta tayo sa jeep. Tingnan natin mga regalo nyo. Tiga. Oli, bigyan mo yung bisikleta kay Monsing. Yay! May bisikleta na ako! Tiago, para kanino to? Oh, diyan ka muna, ha. Para sa inyong lahat yan. Maliban lang sa isang to. Para kanino yan? Kay Connie. Oh, bakit parang nalungkot? Wala. Meron din naman para sa iyo, eh. Oh, ito. Punin mo. Salamat, ha. At meron akong special para kay Stella. Ito. Dali lang, ha? Stella, ito naman ang special na regalo ko sa iyo. Mas magaan kang makakalakad sa saklay nito. Oh, salamat ito. Tatapon ko na ito, ha? Oo. Oh, tiga, subukan natin. Yan. Di ba? Yan. Stella, sandali lang. Ihatid ko lang yung regalo ko kay Connie. Ha? Ikaw na munang bahala sa kanya. Sandali lang ako. Okay. Sige. Oli, hila ka tayo. O, diyan ka muna, ha. O. Ayan. Ano pa niya pagpunta niya kay Connie kasi sa atin? Sige, siguro mahal niya si Connie. Hindi, natitiyak kong hindi. Ako ang unang magdaramdam kapag nagkaganon. O, smile naman dyan, o. Huwag ka nang malungkot. Babalik yun naman yun eh. Smile. Ayan. Buti pa eh. Umakyat na tayo. Tingnan natin kung anong laman nito. Sige. Uy! Tiago! Ano? Kumusta ka na? Mabuti. Eh kayo? Mabuti rin. Mukhang umaasenso ka na ngayon ah. Hindi naman. Ayos lang ang trabaho ko sa Maynila. Ako nga pala. May pasulubo mo sa inyo. Oh, ito. Ayan. Oh, ito. Para sa akin ba ito? Oo. Bakit? Hindi mo ba gusto? Wala na nga halaga pa para sa akin na regalo mo ito. Salamat, Connie. Ang tatay mo? Oh, bakit? Bakit, Tiago? May pasalubong din ho ako sa inyo. Oh, asenso na, Tiago, ah. Ito. Ano ito? Pampareduce ho, para maiwasan yung sakit na altapisyon at sakit sa puso. Akin naman, payat. Mantot. Pero sigurado ikaw akin reduce, ha? Oo. Eh, sabi na espesyalista ng doktor ng boss ko, eh, sigurado ho yan. Aki, inom isa. Diyan muna kayo, ha? Saan ka naman nagtatrabaho ngayon? Sa isang factory sa Maynila. Eh, kailan naman ang balik mo? Sa isang linggo na. Papasyal ko muna si Amparo at si Stella. Nang malibang-libang naman sila. Oh, bakit?
Si Amparo lang ba? Ako, hindi mo isasama? Edi sumama ka, mas lalong masaya. Huwag na. Baka hindi mo lang ako pansinin pag nandun si Amparo. Bakit? Eh, pare-pareho ko naman kayong mahal. Eh, Tiago, pwede bang dito ka na maghapunan? Hindi maaari. Dadalawin ko pa ang ibang kaibigan ko eh. Oh, diyan ka na ha. Sige, siyensya ka na lang. Sige, ingat kayo ha. Oo, oh. Ayun na. Isipan ko na simula bukas, lagi tayong mamasyal habang hindi pa ako napunta sa trabaho ko. Yan! Oo, masyatay sa beach, sa Tagaytay, sa Las Bañas, at sa Sampa. Matyago? Oo, lahat ng gusto niyong puntahan, pupunta tayo. At saka bibili pa tayo ng bagong gitara. Yan! Ano, yan Taal Volcano at yun naman ang dulo ng Sierra Madre. Ang ganda. Estela, dahan-dahan lang. Baka matapa ka na tanawin dito sa Cavite. Tsaka malamig. Tiago! Sakit tayo sa kabayo doon, oh! Halika. Ayun na. Ito ba ang
Amparo, ngayon na lang tayo siguro makapumama siya. Dahil tapos na yung sandinggong bakasyon ko. June, hindi ba maaaring sa ibang araw ka na lang bumalik? Malulungkot kami pag umalis ka na. Hindi maaaring, Amparo eh. Maghihintay sa akin ang boss ko. Eh, alam na ba ni Stella na aalis ka na bukas? Hindi pa eh. Hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Sigurado yung magdaramdam siya. Mahal na mahal ka niya eh. Mahal na mahal ka niya. Kung dahil sa kanya, kaya ako nagtatrabaho ng matigas para mapag-inip ko siya at nang maalis ang kanyang kilay. Dakila kang talaga, June. Sana'y pag-upulan mo rin ang isang humahanga sa'yo kahit bahagi lamang ng pagkinin mo kay Stella. Sino? Ha? Eh, hindi mo ba alam yun? Hindi na bale. Kalimutan mo na yan, ha? Halika na. Baka naiinip si Stella eh. Halika na. Halika na. Tayo na. Baka tayo gabihin eh. Uy, kung masisi ng ata, usapan nila ng kuya ko, ha? Hoy, Boy Imus! Dali mo rito yung ashtray! Dali mo! Oh, Boy! Itlo mo yung kape! Hoy, akin na lang to, ha? Gusto ko yung matapang, ha? Paano hinihintay mo? Dali! Hoy, Dupong! Ako ba'y inuuto mo? Inaalila mo? O kinakaya-kaya mo? Nasora na ako sa'yo eh. Ang dali mo naman masora ngayon, Boy. Para inuutusan ka lang eh. Eh, sinong di masora sa'yo? Kung makautos ka, parang busabos mo ko. Binubusabos ka na ba nun? Masyado ka naman manipis ngayon, Boy, oh. Hindi sa ganun. Sobra ka eh. Para kang amo. Kung di kay boss, baka siniba ko na yung mukha mo eh. Ano ka mo? Ha? Ah! Ano? Sige! Hindi kita kaya dyan. Kung gusto mo, sa patalim eh. Gusto mo, siba ka ng katawan, ha? Masot! Boy? Tagal mo. Ano gusto mo mangyari ngayon? Iwa ka ng katawan. Sa braso! Oh, ikaw mauna. Hindi. Mauna ka. Mamaya ako. Manood ka, ha? Oh, Fulman! Talagang hindi ka tinatablan. Misa impacto ka! Ano yung impacto? Manager! Manager! Bakit? Ano nangyari? Boy, bakit may hawak ng kutsilyo? Nabiga pong hiwaan ito. Nasisira na yata ang ulo. Ulastog ka talaga, no? Amon na mong ka ng hiwaan pagtapos sabihin mo sira ang ulo ko. Baka sibakin ko ang mukha mo eh. Ikaw talaga dupong kahit kailan magulo ka. Pati ba naman yung bata eh, pinapatulan mo? Bata ba ito? Eh, kilabot na. Hoy, Dupong, itigil mo yung bunganga mo, ha? Boy, huwag mong pansinin to. Wala naman sinabi yan, eh. Hindi ka sumama sa amin. May lakad tayo. Thank you.
Day? Nagkapunan na ba si Boy? Hindi pa nga ho eh. Pinaghain ko siya kanina pero ayaw niya kumain. Sayaw. Naguguluhan lang ako sa buhay ko. Anong dahilan na naguguluhan ka? Mercedes. Marami na akong napapa. Anong napapa? Ituloy mo. Ay, wala yon. Teka nga muna, Boy. Di ba ang sabi mo sa akin noon, maganda ako? Maganda ka. Kung talagang maganda ako, eh bakit ganyan ang kilos mo? Umiiwas ka sa akin. May bala ka bang magpare? O alanganin ka? Mercedes, hindi ako magpapare at hindi rin ako bakla. Okay na, subukan mo lumakad na mabilis-bilis. Sige, pilitin mo. Doktora, ayos mo ba yung ginawa ko? Ayos na, balik sa dati. Makaka-uwi ka na. Kaya lang, pag-iingatan mo huwag mabinat sa loob na isang linggo, ha? Oho. Nasasakit pa yung operasyon mo. Salamat, ho. Naku, Estela, tiyak na matutuwa ang kuya mo kapag nalaman niya nakalakad ka na. Oo nga. Papano? May iwan ko muna kayo. May gagawin lang ako sa baba. Sige. Okay. Salamat po. Okay. 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 Tubig, ano? Oo nga eh. Matagal ko nang napapansin yung medalyang nakasabit sa legwa. May bertud ba yan? Saan ba galing yan? Ay, ito ba? Bigay na tatay ko. Bakit ba nahimas? Tay! Boy? Tay! Ano ba nangyayari sa'yo? Tay! Sino bang tayo tinatawag mo? Ano ka ba? Sabi niya ako. Nakalimutan mo na ako, pati ng Diyos, nang dahil sa kawalang yan. Itay! Itay, patawarin niyo na ako. Hindi na ako uulit. Patawarin. At yako, sobra-sobra na ang pangakapuso. Marami ka ng Tay, masamang tao silang lahat. Hindi ako napatay ng mabuting tao.
may batas, Ate Diyos, na dapat maglapat ang parusa sa kanya. Sipa para magukong sa kanyang buhay. Malupit ka, Santiago. Dapat kang parusa. Kinakausap lang pala eh. Habang siya makapag-usap? Eh kaso, ang kinakausap, multo. Multong nanggugulpe. Ano? Multong nanggugulpe? Oo, oh, kalakuan yan. Meron bang multong nanggugulpe? Hindi sumama kayo para makita nyo. Ikaw na lang. Eh kung totoo nanggugulpe yan, pati ako magulpe. Eh kawawa naman o si Boy, mang kanuto. Tingin mo na. Ay, teka. Ayoko nga. Ikaw na lang kung gusto mo. Nabalik tayo. Teka, Mercedes. Mukhang tinitigilan na siya ng pag-golpe ng multo. Oo nga. Itay, magbabagong buhay na ako. Patawad, Itay. Uuwi na ako, Itay. Uuwi na ako. Boy, ano yung sinasabi mong uuwi ka na? Sino bang nagpapauwi sa'yo? Uwi na ako. Uwi na ako, Tay. Uwi na ako, Tay. Ah, Mercedes, anong ginagawa mo dito? Ah, eh, ang kuya mo. Nasa asinan, Boy. Alam kong lalayas ka, kaya binabantayan kita. Hindi kita paalisin, Boy. Kailangan umuwi na ako sa amin. Nakapangako na ako sa tatay ko eh. Tatay mo? Eh, naglolokolokohan ka lang eh. Ang sabihin mo, gusto mo lang talagang lumayas. Hindi siya ganun. Tatapatin na kita, Mercedes, tungkol sa trabaho ko sa kuya mo. Amin. Sige, sabihin mo. Ako ay isang mga halga ng kuya mo. Ano? Marami na akong nagawang kasalanan sa utos niya. Sinusurot na ako ng kaluluwa ng aking ama. Gusto ko na magbagong buhay bago mahuli ang lahat. Boy, masama bang tao ang kuya ko? Masama siya. Nag-uutos siyang pumatay ng tao. Totoo bang sinasabi mo? Totoo ba? Oo. Ilang beses na niya ako inutusan. Akala ko siya na ang pinakamabait na tao sa mundo. Hindi pala. Siya pala ang pinakaayop. According to intelligence report, itong si Olvido Pagtakhan, alias Jones, ang siyang may bata kay Boy Imo. Yes, sir. Maaaring yung nakikilala ng Delphine Sabog siya. Sir. Oh, sir, si Delphine Sabog o. Oh. Tuloy ka. Opo ka. Salamat o. Delphine, kaya ka namin pinatawag. Dahil gusto namin malaman ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Boy Imo. Anong masasabi mo? Sir, ang katotohanan po ay talagang hindi ko po kilala si Boy Imo na sinasabi ninyo. Si Man De Dios po
Kilalang-kilala ko po siya. Delphine, ano ang pagkakakilala mo sa kanya? Sir, siya man din lamang na ako'y pinabihan lang makulong dito. Magsasabi na po ako sa inyo ng katotohanan. Sige, magsalita ka. Si George Ho ay puno ng masasama. Killer at smuggler. Araw ng Biyernes ngayon, di ba? Oo, bakit? Kung pupuntahan ninyo siya sa kanyang asinan sa Dalekan sa Nobleta, maaaring matagpuan ninyo siya ngayon doon. Araw ito ng kanyang pagpunta doon. Romy? Sir? Coordinate with Nobleta Police. Raid that area of Olvido Pagtakan. Move! Yes, sir. So, sumama sa akin. Gomez, ihandaan charges kay Olvido Pagtakan. Yes, sir. Yan ba yung naboy eh? Wala namang tao nga. Pera, may tao. Ayok pala sila eh. Ayok pa din niya oh. Halika, kausapin natin. Sino ang kailangan lang? Diyan ba yung nakatira si Boy Imus? Amparo? Connie, may kilala ba kayong boy mo? Ang pangalan niya ay si Santiago Gosson Ronquillo Jr. Ah, ang kuya Tiago ko. Dito nga. Bakit? Di ba siya umuwi dito? Hindi pa nga eh. Ah, baka nasa asinan ng kuya. Di bale, doon ko na lang siya pupuntahan. Miss, isang ba asinan ng kuya mo? Diyan lang sa Nobleta. Baka gusto niyong sumama. Talagang sasama kami. Baka nabibigla ka lang ng paanyaya. Hindi, alika, tayo na. Monching, maiwan ka muna ha. Napupuntahan lang kami. Oo, ate. Manager, sa susunod na linggo hindi na sinakakutin natin. Kwarta na. George, bata mo, si Boy Imus, dumarating. Magandang umaga sa inyo, manager. Oh boy, napasel ka. Bakit dala mo yung bag mo? Magpapaalam na po sana ako sa inyo. Uwi na po ako sa amin. Gusto ko po sana kunin yung perang pinag-usapan natin. Bakit naman boy nakaisip ka ng ganun? Hindi ka ba nasisiyan sa pakikisama namin sa'yo? Hindi naman na sa ganun. Nasisiyahan po ko. Kaso nyo nga lang ho, gusto ko na magbagong buhay. Manager, maaari ho bang makausap kayo sandali? Ano yun? Manager, marami na nalalaman na impactong niya sa trabaho natin. Kapag pinalis mo yan, may sabi tayo. At isa pa, yung kapatid mo si Mercedes, nahuhulog na ang loob dyan. Mabuti pa eh. Dikpitan natin. Hindi naman yan siguro gagawin yun. Manager, mahirap pa magtiwala. Talaga bang hindi na kita mapigilan? Hindi na ho. Pasensya na ho kayo, manager. Ganun ba? Bahala ka. Alam mo, boy, maswerte ka eh. May dala akong pera. Mga 2,000 piso lang ito. Kunin mo na, boy. Bakit ho, manager? Ano ibig sabihin nito? Bakit? Bakit ho kinahawakan? Pinaramdam ko, boy. Kailangan mangyari sa ito. Hindi kita makuha sa pakiusap eh. Sige, dali sa buteka yan. Anong kailangan sa akin? Bakit ako ginagin to? Dali na! Sinagdol pa lang kayo, manager! Ibaon nyo sa sin yan! Pag ako nakawala, baka buha kailan ninyo, humanda kayo! Kawawa naman si Boy Imus.
ibuburo pala siya sa asin. Maswerte nga siya eh. Hindi siya mabubulok. Magpapreserba pa siya sa asin. Buburoy ka ng asin! Tapos na muna ngayon. Mabuburo ka ngayon! Tumarating ng mga pulis. Boreo, tulungan mo sila. Iligpit ang bata. Tana. Tay, Tay, alam ko na andito kayo. Tutulungan niyo ako, hindi ba? Gipit ako, Tay. Gipit ako. Tulungan niyo ako. Kuya! Diyan lang kayo. Tay, patawarin niyo na ako, Tay. Nagsisisi mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinarandam ko na hindi kita maaaring tulungan. Kaloob lang ng Diyos ang matapos na ang iyong kasamaan. Ano kaya naging kasalanan ng kuya ko? Eh, hindi ko rin alam eh. Tay, tulungan niyo ako! Tay! Isawin ako.
po. Anak, magsasama tayo ngayon sa buhay na walang hanggan. Bang, anak. Sir, na-disgrasya si Reyes. Ano? Si Boy Imus to, ah. Oo. Siya si Boy Imus. Batang-batang mamamatay tao. Nakapanghihinayang siya. Tay, tay. Di ba ako yun? Oo, anak. Ikaw yun. Yan ang katawan lupa mong makasalanan. Tay, patawarin kaya ako ng Panginoon Diyos sa aking mga nagawang kasalanan. Manalangin ka, anak. Ang Diyos ay lagi nagpapatawad sa kanyang mga nilalang na nagsisisi. Anak ko. God is love. He does not want anyone to perish. He yearns to give life, not death of the wicked. Says the Lord God, and not rather that he should turn from his way and live. Sinners will be cast alive into a lake of fire. But anyway, knock on my door, and it will be opened. Beg for your sins, and you will be forgiven.